Hello guys, in this video, tuturo ko naman kung paano gamitin yung instant mode effects ng Filmora 11. Okay? So, una, click natin itong instant mode. Ngayon, ano ba yung instant mode? Dito guys, pwede kayong gumawa ng slideshow, mga sample intro, travel intro, technical intro, or business intro. Okay? Paano ba gamitin yon? So, ito yung mga sample templates ni Instant Mode. Meron tayo ditong Family Day Memory. Ayan. Meron tayong Baby and Mom. Family Celebrating Birthday. Education. Meron tayo. Slideshow. Ayan guys, yung mga Clean Travel Slideshow. Meron tayong ditong Business. Ayan. Business Presentation. Okay, so dito tayo sa technology slideshow. Ito, play natin siya. Okay, so paano ba siya gamitin? Click nyo lang to, use this template. Ngayon, import your media file. Click nyo lang yan. Ito yung mga clips na gagamitin ko. Okay, so dito naman, ito yung number one clip. For example, ito yung gusto nyong number one. Ilalagay nyo sa number one. Paano ba gagawin nyo? Ganito lang guys. Drag and drop nyo lang siya dito. Next naman, click natin tong auto create. Okay? Play natin siya ngayon. Okay, so meron na tayong digital technology slideshow. Ngayon, paano ba natin i-edit yung titles niya? For example, ito yung video 1. Ito yung titles niya guys. Click nyo lang tong edit. For example, i-edit ko siya. Lalagyan ko lang siya ng 2022. Ayan. Diba? Ngayon, pwede rin natin palitan ng font. Okay. Pwede rin natin palitan ng kulay. Diba? Ngayon, pwede rin natin itong palitan ng pwede rin natin i-edit itong isa. Yung nasa baba niya. Slideshow 2022. So, ganun din. Pwede rin natin palitan ng kulay ito. Ayan. Okay. Next, paano ba mag-customize ng titles? Back natin yan. Punta tayo dito sa number 2. Ngayon, itong number 2, buburin ko yung i-delete ko yung titles niya na. Eto. Okay. Ngayon, pupunta tayo dito sa text. Magko-customize tayo ng titles. Yan guys, pili lang kayo dito. Eto guys. Eto na download ko na. Kaya meron na siyang plus sign dito. And click nyo lang yung add. Ayan. Okay? Ngayon, i-edit ko siya. Click natin itong edit. Lalagay ko dito. Uh,
for my business. Okay? Ayan. Suggest lang natin siya. Then play natin. Okay, so naituro ko na kung paano mag-edit ng titles, paano mag-customize ng titles. Ngayon, paano ba baguhin yung background music niya? Punta kayo dito, guys. And then kung may nagustuhan kayo dito, guys, na background music, for example, ito. Kung nagustuhan nyo yan, for example, ayan, click nyo lang to, guys. Select nyo lang yan. And then punta kayo dito sa video. Diba? So, ganun lang magpalit ng background music ng video dito sa instant mode. Ngayon, guys, gusto nyo magpalit ng templates, click nyo lang to. For example, eto, dito tayo sa college education slides, click nyo lang to. Click nyo lang yun, no. Tain lang natin mag 100% yan, guys. Okay. So, ayan na siya, guys. Napalitan na yung templates natin kanina. Okay. So, naituro ko na kung paano mag-add ng clips, paano mag-customize ng text, paano magpalit ng background music, paano magpalit ng templates. Ngayon naman, guys, pwede nyo rin itong i-edit dun sa timeline. So, paano ba yun? Click nyo lang ito. And then, click nyo lang yung yes. At mapupunta na kayo dito sa timeline. Okay, pwede kayo mag-add ng sample color, sample video, and then titles. Pwede rin kayo mag-add ng titles dito. Okay, so ayun lang, guys. And kung nagustuhan nyo itong YouTube tutorial ko, paki-like and paki-share na rin yung tutorial na ginawa ko. Yun lang, guys, and thanks for watching.